again, I would like to repeat, executive summary, polish it, and report it comprehensively. Okay, let's say, paragraph 1, we'll talk about introduction. Okay, paragraph 2, the importance of your product. Paragraph 3, the significance of your product research. Product 4, paragraph 4, it's the marketing feasibility. Paragraph 5, summary of your financial. Puro summary yan. Aside dun sa component, di ba? Component detail, marketing feasibility, ano yung mga program nyo. Di ba? Nagbigay ako ng format sa marketing feasibility. What are your marketing programs to sell your products? Di ba? Sinabi ko, the marketing of our product is open to franchisee, distributors, wholesaler. Okay, ano pang isa sa marketing program? Improving our delivery system that will be appreciated by target customers. Number 3, possible ba na to create a corporate account dealing and negotiating with hospitals, corporations, establishments? Ito yung mga key account. Ano pa? Using the social media for marketing and online selling and website. Okay. Ano pa? Offering free delivery services, free delivery service for every 50 or 100 items, 100 pieces. Okay. Kayo na ang gumawa ng revision. Mag-revise kayo. Ano ba yung product natin? You should have your marketing programs, and that marketing program is your marketing strategies. Okay. Second, ano pa yung dapat yung tandaan? Sino ang magpipresent ng executive summary? Isa lang ba magpipresent? Dalawa or tatlo? Hatiin nyo yung trabaho. If there are 6 paragraphs, dalawa bawat isang reporter. You have to divide your work according to the number of members. Okay. Kung sakaling may magtatanong, kung magtatanong ang panel tungkol sa marketing strategy, marketing feasibility, sino ang primary na sasagot? Si A, si B, si C, si D. Sino ang backup ni A? Kung si A hindi nakasagot sa marketing feasibility question, sino ang backup ni A? Si B. Okay. Supposed to be, ang backup dyan, yung group leader. Pero wag kayong aasa sa group leader. Kailangan makasagot kayo because I will be listening to you. And I will be grading you based on your presentation, based on your question and answer. Ano ang sagot nyo? Kumbaga sa exam, tama ba yung sagot nyo? Nakasagot ba kayo? Okay. So you yourself, you know your stand. Okay? Did you get my point? Okay. Sasaluhin ko lang kayo kung hindi na naiintindihan ng panel yung sinasabi nyo. Baka mamaya bubulol-bulol kayo dyan, magpipresent kayo ng A, E, I, O, U. Yun. Doon lang ako sisingit, pero magkakaproblema tayo. Kasi pinag-aralan nyo yan, nag-participate kayo. Kung nag-participate kayo, kung hindi kayo nag-participate, hindi nyo masasagot yung question. So that will be graded. Okay, ano yung mga important points na gi-graded ko sa online? Number 1 is presentation of your executive summary. Question and answer, how did you answer the questions of the panel members? Number 3, drawing. Yung drawing ba ninyo realistic? Kasi baka din drawing nyo lang ng kamay, may nag-drawing dyan, pencil. That will be graded, ha? Yung iba nga nag-3D, yung iba colorful eh, na mukhang realistic. Pinagbigyan na kayo, hindi na nga kayo gumawa ng actual product, drawing na lang, hindi nyo pagagandahan. Ang laki na nga ng adbentahe niyan eh. Ang sama lang yung iba kung ano-ano din o drawing. Okay. Ngayon, sa January 15, everybody should be prepared on January 15, that will be Friday. Okay, mag-uumpisa ng 8. 7:30 baka i-on ko na yung Google Meet. Okay. So, number 1, grupo nila, Chinky Harabo. Okay. Tapos, 4C. Okay. And so on. Okay.
lahat kayo should be prepared. Kasi pag yung number 2, number 3 wala, kung sino yung mapindot, okay, let's say, wala yung ibang grupo, hindi nakapasok, hindi nakapag-report. Napindot ko yung pangalan ni Kalumba. Pag napindot ko yung isang pangalan sa inyo, automatic, ino-notify nyo na yung grupo nyo, yung groupmate nyo na mag-participate. Whether you're the leader or not. Kasi, kilala ko lang yung pangalan nyo, hindi ko alam kung sino leader nyo. Wala naman kayo sinabmit eh. Okay. Alimbawa, hindi leader or leader yun na pindot ko. Isa lang ang pipindutin ko ngayon, kung lima kayo sa grupo, try to contact the remaining groupmates para pumasok. Let's say, napindot ko pangalan ni Marjorie Kalumba. Yung grupo ni Marjorie Kalumba ang magre-report. Okay. Itong masaklap. Pag wala kayong ginawa, wala kayong magre-report. Huwag nyo sabihin, hindi, mahina ang signal eh. Okay. I cannot answer you for that. I can only answer for those who were able to present. But those who were not able to present, I cannot answer for you. Dadaan kayo sa decision ng professor at committee. Okay, I'm very sorry for that. Ang tagal natin naghirap dito ha. Hindi lang kayo naghirap. Lahat, mas lalo ang professor. Okay. Pagpasok nyo sa Google Meet, i-assume nyo na nandun na yung professor. Say, greet with good morning. Good morning, Professor A. Good morning, Ma'am A. Good morning, Sir A. Okay, greet them. And then after the presentation, you have to say thank you and God bless. Okay, they will appreciate that. Okay, so going back again. Number one, complete nyo yung executive summary. Ano ba ang executive summary as we mentioned before? Executive summary is the summary of the all components of your feasibility study. It is summarized there. Kumbaga sa ano, yung introduction, importance ng product nyo, significance ng product nyo, ano yung problema na na-solve ng product nyo. Diba, lagi kong tinatanong yan ever since. Pag nag-design ka ng products, ano yung na-solve ng products nyo? Let's say, nag-design ka ng face mask. It will solve the spread of coronavirus, which has been alarming in Cabanaba area. Okay, how many? You mentioned the details. There are 100,000 infected in Cabanaba areas alone, which is a part of Metro Manila. So, magbigay kayo ng details at the same time, maglagay kayo ng reference. Okay. So, you know now what to do. Number one, focus on your executive summary. Your executive summary should be complete, concise, and simplified. Ibig sabihin ng complete, nandiyan na lahat. Gano'ng ka-importante yung product nyo. Ano ang naitulong ng product nyo? Okay. Yung marketing feasibility, tsaka yung financial feasibility. Okay? You have to answer that. Okay, mag-usap-usap kayo. After this meeting, mag-usap-usap kayo. Sino ang magpipresent ng executive summary? Ilan ang magpipresent ng executive summary? Ang magpipresent ba ng executive summary? Dalawa, tatlo, o isa lang? Kayo ang mag-usap. Okay. Ngayon, yung hindi nag-report na patayo-tayo, tatawagin kayo isa-isa. Okay. I am your advisor, but I will also be the one questioning you. Pag mayroong hindi na itanong ang panel, ako ang magtatanong sa inyo. Okay? And you have to answer that. Your grade will be based on your answer and your participation. Kung ikaw hindi ka nag-participate sa grupo mo, malabo kang makasagot. Okay? Pag ikaw na nyanyamba, graded yan ha? Graded. Okay. So, mag-assign ng isa, dalawa o tatlong magre-report ng executive summary. Mag-rehearse kayo, tapos orasan nyo. Si A, paragraph 1, paragraph 2, si A, orasan nyo ilang oras. You are only given a limit of 15 minutes, maximum of 20, including question and answer. Okay. Okay. Live kayo ha. Walang maglalagay ng mga kamukha nito, si Marjorie M. Walang maglalagay sa ganyan sa presentation. Dapat live kayo. Just like me, no? You can see me talking, you can see me moving. You can see me illustrating something. Ganyan kayo sa feasibility. Pangalawa, yung attire, walang sando, walang pambahay. Baka mamaya may naka-underwear lang dyan. Ha? Anyway, hindi naman kayo makikita sa taas. Yung pakitaas, pwedeng uniform, no? Pwedeng uniform just to show that
ano kayo, formal attire, no? Okay. Okay, thank you, Kenneth. Good day. Okay. Pangalawa, di ba may mga, okay, kung anim ang paragraph ng executive summary, sinong magre-report at ilan ang magre-report? Maghati-hati kayo, mag-rehearse kayo. Mag-rehearse kayo, tapos, orasan nyo, let's say si A, paragraph 1 and 2, nagkonsumo siya ng 1 minute, 60 seconds. Si B, paragraph 3 and 4, nagkonsumo ng 1 minute. And then si C, paragraph 5 and 6, nagkonsumo ng 1 minute. So, a total of 3 minutes. And you have still 12 minutes more. Okay. Matatagalan kayo pag hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Pagka nakangangalan kayo, yan, matagal yan. Pag kinwestiyon kayo, may tinanong sa inyo sa financial feasibility or sa marketing feasibility, okay, somebody can answer it. Sino yung number one primary person na answer? Sino yung backup? Kung hindi nasagot ni A, sino yung backup ni A? Si B. Usually, ang backup dito, group leaders. But kung sino yung mas expert sa marketing, sa feasibility, A, ang backup ni A, si B. Ang backup ni B, si C. Ang backup ni student C, si student D. Okay. So, review and review. Okay. Always remember, isa lang ang ikiklik ko. Okay. Everybody should be prepared. Mag-upisa tayo ng 8 in the morning onwards. Okay. Natatandaan ko nung last year, yung feasibility study namin sa face-to-face, natapos kami ng past 12 midnight. 12 midnight ha. Nandun kami sa NPC madaling araw. Nakauwi kami alauna na ng umaga. Okay. Kasi sabi ko, baka pwedeng ituloy bukas. Sabi, hindi. Kailangan tapusin sa isang araw. And I am talking to the committee. Anong gawin natin? Tuloy-tuloy o ituloy ng Saturday? Sabi, titignan. So, kung kayo magkukonsume, kung mabilis at fluent yung nagre-report, tuloy-tuloy yung nagre-report, tuloy-tuloy na malinaw, ha? Okay. Kung tuloy-tuloy yung nagre-report at malinaw, okay, so, kinukompute ko kung 15 minutes per group sa loob ng 10 oras, matatapos lahat yung 40. More or less, 40, ano kayo, more than 40 kayo, 40, 42, something, okay. Pero yung marami pang hindi nag-submit, okay. So, ano yung mga points na gigradean? Number one, presentation. Walang magtuturoan sa uy, ikaw, sayo yan. Hindi. Mag-usap kayo kung saan yung first and second paragraph stop. And then another reporter will go for third and fourth paragraph. You know where to stop. And you know when to start. Okay. Pag hinto ni A sa paragraph 2, huminto na siya, nag-post na, ako na yung papasok sa paragraph 3 and 4. Pag natapos si B sa paragraph 4 period, ako na ang magtutuloy sa paragraph 5 and 6. Okay. Mag-rehearse kayo, you know when and where to start. Anong paragraph ako mag-i-start? Baka mamaya, nagsasalita pa yung isa, papasok kayo, magkakagulo kayo. Or, hindi pa tapos eh, sumisingit ka na. Or, tapos na, hindi ka pa sumisingit, ang laki nung gap. Pag malaki yung gap, nagko-consume yan ng oras. Okay. So, review your executive summary. Okay. And then, live picture. Walang maglalagay ng picture. Walang maglalagay ng kamukha niyan. Mga initial, letter M, letter A. Wala yan, ha? I-delete kayo sa grupo. Wala kayong grade. You should be live. Just like me, I'm talking live and I am illustrating in front of you. Kasi, para rin tayong nasa face-to-face. Doon naka-online tayo. Pero live kayo, hindi kayo pwede maglagay lang ng picture. Okay? Grading system, number one, presentation. Number two, question and answer. Lahat kayo tatawagin. Okay? Pag hindi kayo natawag ng panel, ako ang tatawag sa inyo. Hindi kayo makakaligtas. Kanya, kung lima kayo at yung apat nagtatago, you have a record here. I will call you one by one. Or otherwise, yung panel, tatanungin kayo about marketing feasibility. Other is financial feasibility. Ano ba ang laman ng marketing feasibility?
Marami. I just gave you an example about marketing programs. Ano pa? Demand and supply analysis. Okay. Ano pa? Yung marketing program ang naibigay ko sa inyo. Okay. So, grading system, presentation is number one. Parang ito yung 30-35%. Number two, question and answer. Kayo mismo alam nyo ang grade nyo. Pag tinanong kayo, hindi kayo nakasagot, so you know your grade already. Okay? I will be monitoring and grading your performance. Number three, drawing. Yung drawing ninyo, kailangan maayos at mukhang realistic. Okay, hindi kayo pwede magpakita ng yung iba, lapis lang, no. I'm very sorry, that will be graded. Unang-una, hindi na nga kayo gumawa ng actual product, drawing na lang. So, pagandahin nyo naman yung drawing na magmukhang realistic. Meron dyan, cabinet. Nakita ko, kala ko, sampayan. Cabinet na pala yun. May kahoy-kahoy lang. Okay. So, yun yung tatlong gigradean ko. Your presentation and preparation. Complete yung executive summary. Complete yan. From introduction down to conclusion and recommendation. Number two, grading system. Bawat question na ibabato sa inyo, sagutin nyo. Okay, let's say si A sumagot. Susunod na sasagot si B. Kung si B pass ng pass, hindi nakasagot, you know already your grade. Okay? Okay, because I will record, si A sumagot. Ito yung question, yung sagot niya, tama. Si B, hindi sumagot. Si C sumagot, pero mali. Okay? So, yun yung grading system to be fair. Okay? Kung kayo, tumulong sa grupo nyo, masasagot nyo yan. At hindi kayo pwedeng magtsamba. So, pangatlo sa grading system is drawing. Okay? Okay. Any question? Walang question? Okay. Sum up ko ah. Executive summary should be complete and comprehensive. It should be discussed completely. I-divide yung executive summary paragraph sa mga members. Somebody should focus on financial. Somebody should focus on marketing feasibility. Somebody should have backups, okay? Ako yung third backup na pag hindi na maintindihan ng panel members, ako yung pwedeng sumagot pag hindi maintindihan. Pero yung question, kayo yung sasagot. Ako lang ang magka-clarify. So that will be my part to monitor and to grade your performance. Kanya sabi ko, kung kayo tumulong sa grupo nyo, you know how to answer and you know what to answer. Okay, tapos na tayo ah. Executive summary, presentation, question and answer, and then drawing. Be on time, okay? Attire, okay? Yung attire, basta maayos ha, maayos. Polo shirt, uniform, okay. Pangbaba, wala na akong pakialam doon, di ko na kayo nakikita. And then your picture, on January 15 should be live. Huwag kayong maglalagay ng picture, huwag kayong maglalagay ng initial. Actually, ngayon pa lang, alisin nyo na yung mga initial. May naglagay dyan, A. May naglagay, M. Alisin nyo na yan. Kasi, madidelete kayo sa January 15. Madidelete kayo. You have to put your picture live. Live tayo kasi live din yung panel eh. Okay. Pag in-invite ko yung isa sa inyo, everybody should be prepared. Let's say, mawala ang financial feasibility, tsaka marketing feasibility. But it is summarized in your executive summary. Yan na lang nga hinihiling ko sa panel eh. Magpo-focus ang mga presenter sa executive summary kasi naka-online tayo. Mahirap ang presentation sa online. At sinabi ko nga sa inyo, nung sa face-to-face kami presentation, umabot kami ng 12:30 midnight. Nakauwi kami, alauna na ng umaga. So, ang liwanag doon sa kwarto, kami na lang ang nasa loob ng NPC. Binabantayan na kami ng security. Kasi, we might finish it within the day. Hindi ko lang alam yung Google, no? Okay. Yung ibang wala sa listahan, also should be prepared. Kasi, wala sila sa listahan, pero nag-submit na sila. Yung walang na-submit, I cannot answer it. Okay? May mga nag-submit ditong humabol. Humanda kayong lahat sa January 15. Okay? Kasi, pwede kayong matawag. May nag-submit dito, actually, may git 10 pa nga yung hindi nag-submit eh. May git 10 o 15. 11 lang yung nasa listahan. Okay.
Aayusin ko ulit. Okay. Everybody, PSIB students, section 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, everybody should be prepared because if one of your sections could not answer or could not engage, we will call one of the group in your section. Let's say, anong kayo? Section 4E. Pag sa section 4E, yung magre-report, wala. I will call any of your groups. Basta pipindutin ko, isang tao lang, isang pangalan lang, isang estudyante lang. Yung estudyante na yun, siya na ang bahalang mag-invite sa ibang klase. Okay. I always repeat my discussion because I want you to be clear about it. I want this to be understood. Okay, naintindihan? Okay na? Okay? Okay, after this meeting, talk with your group and then rehearse. Mag-practice na kayo. Okay, live kayo. Proper attire. Okay? So, any question? Okay. Yung wala rito, sabihan nyo, baka mamaya matawag sila, hindi nila alam tong diniscuss, matawag sila, we cannot wait. Automatically, ire-record namin dito, did not report. Okay, question mark, hindi nag-report. Okay. Siyempre, pwedeng sabihin, hindi kasi walang signal eh. Okay. So, pag walang signal, ganun pa rin, hindi nakapag-report. That is something that we have to discuss with the committee. Okay. Magkakaproblema tayo. Kanya maganda. Okay. Prepared kayo. Yung signal, pag nawalan kayo ng signal, mawawalan din ako kasi nabotas din ako eh. Diba? Pero I will assure you, my signal on January 15 is okay. Otherwise, I will go to another place. Misa pumupunta ako sa Bulacan para lang makakuha ng magandang internet kasi merong internet doon. PLDT rin, pero malakas doon ang sun, no? Just to finish. Okay. Okay, so prepare everybody. Yung wala sa listahan, mag-prepare din. Yung mga nag-submit, mag-prepare din. Okay. So, yung hindi pa nag-submit, I cannot answer for it. I can only answer for those who have submitted. Okay? Prepare and polish your executive summary. Executive summary, financial feasibility, and marketing feasibility. Okay? So, tatlo. Okay. Executive summary, pagtulong-tulungan, financial feasibility, marketing feasibility, sino yung magre-report doon? Let's say, sinabi nyo, executive summary, dalawa ang magre-report, hati. Financial feasibility, isa. Marketing feasibility, isa. Kasi summarize lang naman yan eh. Hindi naman tayo magdidetalye sa online eh. That is, yun yung pinakikiusap ko sa panel. Hindi tayo pwede magdetalye sa online. Okay? So, grading system, grading factors, presentation and preparation. Presentation, preparation, and content. Yung content, okay. Question and answer, and then your drawing. Okay. Ibibigay ko din to sa panel. So, the panel has something to grade from 70 to 95. Okay. Pag hindi kayo prepared sa presentation, okay, gigradean kayo, and then we will get the weighted average. Okay. Any question? Okay. Everything is understood. Everything is clear. If you have some more question, you can message me. Okay? Any question? Wala na. Okay. Good luck to all of you. We have 3 more days to come. Tomorrow we have 13, 14, 15. So we have, right now still, we have 4 days. So ubusin na ninyo tong time na mag-rehearse, mag-usap-usap. Okay, sige. Any question? Okay, thank you very much. Good luck to all of you. Good luck, good luck, good luck, good luck. Okay, thank you.